மருத்துவ கட்டணத்தை கட்டி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம முடியுமா Mamanamo nga may umaw sa tanan. Salamat dito nininaglaw sa pagsimba o pagdai kay mong ihatag na namo. Salamat sa iyong pagpresentar sa ang puso. Salamat sa kalinaw o salamat nining ayunan dito nga di kami mag-dawat sa iyong mga pulong aron mag-ahatag dugang kapaskog sa among pinakuhi. Sa Espiritu Haron, magpapamalagat. Nagapo kami, O Diyos, sa imong alam, Espiritu, may nagalamdag sa imong matakawan, nagyug sa imong ulipon. Diyosa kami niya sa usaka Espiritu, sa pagsimba o pagdayag ka niyo. Buwag ginawag imong kamutpon sa among kaliwala ng inyong taong kami. Matanang itugyan sa kalat ng inyong Jesus. Amen. Mag-isput about preserving the unity and the testimony of the church. Sa atong panahon karon, kinahanglan din ang unity sa usa ka iglesia o ang pagpadayag sa testimonyo sa usa ka iglesia. Now, daghang mga kasimbahanan nga nagahimo sila og mga advertisement. So, ang uban na sila yung mga radio activities. Kanang na-radio, usap po na sila nagkakong advertisement sa church. Muna yung mga denomination na dalit sila nindaghan tungod sa radio station. Usap na siya. O nga, ang atong simbahan sa lumunturan, kaya na may radio activity atong masunod ko, usap po itong nalakagbuntay sa atong church sa Lamuturan. Kung di lang dito, kundi sa Holy Wesleyan Church. Kung nagpaminawa ng tumuran sa kinabuhi. No? Sa Lamuturan Church. Yan. And then, usap po siya na mahibaluan ang magkawahan may tumot sa mga aktibidades na ito. Then, sa kanapong TV program, di ba, nagang mga denomination karon na ay na sila ay TV ministry. Kaya lang, sa nanonood kayo, mundao pa. No, mundao. Makakabuo sila ang mundao kay may television broadcast. Pero, nindot ang advertisement. And then, ang ilang ginahimo, magtuon sila magdagpong ng simuhan. Building. Kaya sa una itong nami sa pagsugod sa ministry, kung nami sa mga outrage o kinikonsekwent, murag lisod magkabit o mga kalak, kayo na simbahan. No? Pare sa ato din sa ano, house church. Pero magkulong ako ng house church sa una. No? Matindas ko ang sa isinta ka niyan ito. Umot ka ron, magkulong ako baka mag sa isinta. Itong yung people ko, kahinomdom ko sa isinta, nabog niyo sa isinta sa attendance. 1986. So, hantod nga ang mga pastor kami, nagtingwa kami nga naanak ang Dayo Church. Kaya mo ba naman yun nga, busin ba namin kung naay church? Pero naay mga prinsipo ito, naay church, yakon. Okay, so, pwede siya may mag-advertise o magkatabang, pero naako'y ibang lugar na hindi kayo ang physical building sa church. And then, instruments. Na yung mga simbahan na dali makakabig, labi ng mga MP po, kung kumplito ang instrument. Para sa ato din eh. Kumplito naman ta, kaya lang, nawala kung kuman. Mga, kuha na itong ilisan sa Ginoo. Okay. So, ang instrument, usap po siya na makatabang. Kaya ma-discover ang mga talent sa atong mga kabataanan.
sa kahapunan karon, ina-discovery na mo ang ilang talent. Salamat sa Ginoo na ay duha kayong people na ito na nagtunaw drama sa kalalakas sa kabubahay. Unya, ang uban ng mga junior sito, kinagalan o dugang pailo ni pastora ang magtutod kanta kay pagsugod pa lang, kumplito na sila, ay Gino, may alto, may ipis. Kumplito na tanong, primero pag-ani, mag-lisog niya i-fix ang mga tune. No? O nga, mag-lisog si pastora. O nga, sila, tantos. Pero salamat kay na-usaka yung mother, nag-ingong siya, na salamat pastora kay dilig na kaayaw ni tantong buhag. Medyo na street na gamay. So, pinaagi na ini, ma-discovery ang mga talent sa mga young people. O, usap ko na nga, makahagit. Makahagit. O, nabisag yung Diyos, gusto na mag-drum. Okay. So, dagan ang mga pamaagi, mag-isunan, din ang bangkod na yung mga parking lot. O ba, gusto mag-sigaw, o may parking lot niya. O, kinagano, improve ba nga itong church, si Manuwe na natin parking lot, ani? Okay? So yung ana, mga kaling tanan, makakontribute siya sa pag-advertise ang church. Pero ibasin nato sa early church mag-exunan sa mga pulong na itong ibasa. Wala sila yung building. Wala sila yung instrument. Wala sila yung hindi ng building. Pero ang nahimong dagong advertisement sa church, mao ang ilang kinabuhi. So ang kinabuhi nato, mga Kristohano, mao ay pinakadako ng advertisement sa atong church. Okay. So, kay nahimo man sa early church, mawala sila. Pero ang ilang kinabuhi, mao'y nahimo na nakahagit sa mga katawahan. Mao nga higayon, dagat ang makalag na nakabit diya sa Ginoo. Tungod kay gigaman sa balang espiritu ang kinabuhi ngini ng mga katawahan. Uban sa mga apostolis kanito o sa mga sumusunod kang Ginoong Hesus, gigaman sila sa balang espiritu sa Ginoo. So mga pagdasig karon sa Matthew chapter 6 verse 5 verse 16 mo sa kaya na let your light so shine. Busay padan-ag ang inyong kahayag aron makita sa mga tao ang inyong mga maayong buhat o mudayig sila sa Dios sa inyong mamahan na nandito sa langit. So ang tao nga makakita sa atong kinabuhi dili kita ang ilang daigon kundi ang Dios ang ilang daigon. Pagkalingkod sa Ginoo tungod sa kinabuhi nga ilang makita diri ka nato. So, usa ka na kagahom nga mudala kanila dyan sa pagkalagan sa Ginoo. Okay. So, dili lang kutob tanya ito ng mga butang kundi labo sa tanan ang ato kinabuhi. Mao nga, kinahanglan na ma-preserve ang unity sa church o ang atong testimony isip mga anak sa Ginoo. So, ako na din yung mag-isunan preserving the unity of the church. Ang una nga dapat natong ipakita mo ka na natay ikaw natong anang unfeeling love to one another. Dapat ang atong gugma sa matagusan, dili siya mundang. Dili siya mawalang. Kundi ni magpabiling ang pagpumahay. Okay? So, kung sa may pagpumahay sa pagpumahay, tanan ba butang na gusto ni mo na wato, ihatag, muma na ang gugma. Ha? Kung bumitan na kayo, request sa church, dapat ihatag sa ibo, itumot sa gugma. O baka na? Eh, gili siguro, no? Kaya usahin, mabusuhan ang gugma sa usa-usa, lagi natin sa church. Doon ay ay nabaw sa usang member. Gusto niya maghimo o gate, maghimo siya gate pa niya sa padir. Ilid sa simbahan, pero siya may tag-iya sa padir. So nagayos siya, maghimo siya gate, kay para dulo na daw ang iyang agian kung atong simbahan. Kanya kay, ang mag-isula simbahan di man gusto ko. Kaya gusto nila, dito gibuagi sa gate, sa main gate. Kanya na yung mga reason na nung dilip pabulihan na siya, although ilaha ang madir. So karon,
hindi na nabutang pagluhod. Ngayon, magminta na, kaya nagkaganda na ang teachers. Wala. Nandun ang anak, gusto mo ina, ingon mo, hinigog mag, hinigog maita. Ano ako na itugutin si mama na mag-ibog ni? Tugot ba ipasabot na kung hindi ka tugutan, mawala na ang lima? Hindi. So, naigong magyapon. Pero, hindi, tanang butang na gusto ni mo, tumutin gusto ni mo, ito'y limahatan. So, magpabilin ang magbisan na ay mga failure. Magbisan na ay muna ito nga, hindi na ito masanta na atong isip na tao, magpabilin ka ng gustuhanong na pag-iugma, isip ko sa kaiglesia. So, bisa na nga itong iso na si... Guys, good morning, and we are here at Maramag Wesleyan Church. Na atay monthly meeting diri sa atong local church sa Maramag today. Please pray. I will praise you today that the Lord has made.
Ituloy nagdagdagan tayo ng electric pa na nagdagdagan sa wala tayong binibigyan ni Lord ng problema. Nagdagdagan naman ng electric pa natin. Wala pang iba dito ngayon. Amen. So, tayo ay nagdala at masaya dahil pinagdaloban tayo ni Lord ngayon ng panibagong araw upang tayo ay maging masigla. Amen. Sino ba dito ang masigla ngayon sa araw na ito? Amen. Kahit na wala po tayo, hindi po tayo nagagahan, tayo po ay masigla dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na binigay niya para sa ating lahat. At we thank the Lord for His goodness and mercy to everyone na tayo po ay buhay pa rin hanggang sa oras na ito. Binabati ko si Manong Albert dahil marami